Okay. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. So, atin pong ipapaliwanag kung sino ba talaga ang dapat nating paniwalaan. Yung mga nagsulat noong panahon na siya ay patayin, o yung mga nagsulat na mga kasaysayan bago siya patayin, o yung mga sinulat ng ating pambansang bayani. So dapat po nating maunawaan kung ano yung kanyang sinasabi. Ano po? So, pakinggan po natin yung quote ni Dr. Si Rizal. Ano? Ayon po kay Dr. Si Rizal ay ganito, "I do not write for this generation." So, maliwanag na sinasabi ng ating pambansang bayani na hindi niya sinulatan yung mga INTSEK, no? Hindi niya sinulatan yung foreigner. Hindi siya sumulat sa ibang mga tao, no? Kasi nagpaalam na siya dun, eh. Diba? Maliwanag yung pagkapaalam niya. Tama, di po ba? So, ba't kinakailangan pa niyang sumulat? So, yan ang ibig sabihin ng pambansang bayan. I do not write for this generation. Kasi yung mga henerasyon niya, alam niya na pinatay sila lahat para pagtakpan ang krimen. Sino bang manluloko na hindi itinago niyang kanyang masamang pakay sa Pilipinas, di ba? Lahat yan nakatago. So, ganun ang ibig sabihin ni Dr. Si Rizal. Sabi niya, "I am writing for other ages." Sumulat siya sa ibang panahon. If this could read me, kung sino man ang makakaunawa sa sulat niya na ito, itong last farewell po niya. Kanyang sinabi na susunugin nila ang aking mga aklat. The whole work of my whole life. Lahat ng mga ginawa niya daw na nasa aklat na yun ay susunugin daw yun. So, anong ibig sabihin niya? Bakit kinakailangan yung mga ginawa ni Dr. Si Rizal ay susunugin ng taong nakakaunawa? Kasi marami pong nagsulat, ano? Minodify yung lahat ng mga nakalimbag na sulat ni Dr. Si Rizal. Lahat po ng nakalagay na bansa, ha, tungkol sa kanyang bansa, ay pinalitan po ng salitang bayan. Kaya nang bayang ko, tanging ikaw, Pilipinas kong mahal. So, wala pong ganun si Dr. Si Rizal na, no? Tsaka yung ayang magilip, bilis na silang So, meron ba? Sorry. Pero talagang mali po talaga tawagin natin bayang magiliw. Kaya dapat sunugin po yung bayang magiliw, ano?
At yung bayang mag-iliw ay tanggalin sa literatura ng Pilipinas. Kung sino man ang hindi papayag dyan, ay nananatili ang lihim, no, ng pagbabalat kayo ng mga mamamatay tao at ng mga mananakop. Kasi ang sulat ni Sir Rizal ay hindi tumutukoy sa isang bayan. Dapat ninyong matandaan, ano po, na yung salitang bayan ginagamit din ng mga terorista. Terorista, mga anak ng terorista at lahat ng pumapasok dito ng mga galing dyan sa China. No? At yung mga Chinese Chamber of Commerce, ano? So, hinakot na nila yung kasaysayan ni Dr. Si Rizal sa Fujian, China. Kasi ang gustong palabasin ng Fujian Chinese, yung lahat ng mga ginawa ni Dr. Si Rizal, ay yung lolo nila ang gumawa. Ano po? So, gusto nila na ang mga ancestors nila ang may kasaysayan sa bansang ito. Lahat ng kaluluwa dito wala ng history, no? Yung mga pinatay nila, yung mga dayuhan, wala nang kasaysayan sa Pilipinas na ginawa. So, ang pinalalabas ng mga INTSEK, tingnan ng dayuhan na ito, ang China. Tingnan ng mga Pilipino ay China. Dahil China ang may likha ng bansang Pilipinas. At yan ay maliwanag na sinabi ni Xi Jinping noong November 19, 2018, diyan sa bilateral table ni Duterte. So, pagpatuloy natin, on the other hand, sa ibang kamay, sinasabi niya ay tungkol dito sa bansang Pilipinas, yung mga batang ipinanganak ng bansa sa bagong henerasyon. The generation which interprets these writings will be an educated generation. Ang gusto po ni Dr. Si Rizal, lahat ng henerasyon dito sa Pilipinas, kabataang makabayan ka man o kabataang makabansa, tanggapin mo ang katotohanan. Huwag mong panindigan yung sinabi ng lulo ninyo. Ang pakinggan ninyo yung boses, yung huling hininga ng breath of life. Dahil ang breath of life po ay napakahalaga sa tao. No? Mababasa niyo po yan sa Genesis 2, chapter 2, verse 7, and verse 8. Kaya nga sinasabi po na itong dayuhan ay naging kaibigan niya, matamis na kaibigan niya at naging kagalakan niya dahil nilalang din po yan ng Diyos ni Rizal. At meron din po yung hininga ng buhay. At nakakasiguro tayo na hindi yung mga ancestors ng Fujian Chinese ang gumawa ng hininga ng kaibigang dayuhan na ito ni Dr. Si Rizal. At nakakasiguro tayo na ang hininga ng Diyos, na hininga ng buhay, na ibinigay niya sa lahat ng tao, sa sweet foreigner at sa lahat ng mga taong nandito, sinungaling man o hindi, mamamatay tao man o hindi, oppressor man at mga alipin, ay hindi mga Fujian ancestors ang founding father. Ang sabi ni Dr. Si Rizal,
Uulitin po natin. Ako'y hindi sumulat sa henerasyon ng panahon na siya ay patayin. Sinusulat ko ang liham na ito na aking huling pamamaalam para sa ibang mga panahon. Sakaling mauunawaan nila ako sa sulat kong ito, ay kanilang susunugin ang aking mga aklat. Lahat ng aking ginawa sa buong buhay ko ay kanilang susunugin. Sa ibang kamay naman, ang henerasyon na makapagpapaliwanag ng lahat kong mga sinulat ay tatawagin kong henerasyon na may pinag-aralan at may karunungan. Kanilang maiintindihan ako at mauunawaan, at kanilang sasabihin na hindi lahat ay nangatutulog sa kadiliman ng pangunawa ng aming mga ninuno. Kanyang po pinapaliwanag ng ating pambansang bayani ang kanyang last farewell. Kaya po napakahalaga na maunawaan ng bawat Pilipino kung paano bigyan ng buhay ang bansang Pilipinas. Na huwag tayong mailigaw ng mga dayuhan na nagpapanggap na sila ay mga Pilipino. Na ginagamit ang dugo ni Dr. Jose Rizal sa pagnanakaw ng mga karagatan ng ating mga isla, ng mga lupain, ng ating mga ninuno dito sa ating bansa. Dapat po hindi natin payagan ang mga magnanakaw ng buhay ayon kay Dr. Jose Rizal. Sapagkat napakahalaga po ng buhay. Ang sabi ni Dr. Jose Rizal, meron siyang isang bansa na yun lamang ang kaniyang hinahangaan. At ang bansang yun ay kapighatian ng kanyang mga kapighatian. At lubos na kanyang sinisinta ang bansang Pilipinas. Sa bansang Pilipinas lang niya kanyang ipinarinig ang kanyang huling pamamaalam.
sa makatuwid. Ang huling hininga ng kanyang buhay ay dapat marinig ng kanyang bansa. Sapagkat walang ibang pangarap sa kanyang mga pangarap noong bata pa si Dr. Si Rizal hanggang siya ay magkaroon ng kaisipan at magbinata. Mga pangarap na punong-puno ng buhay. Pangarap na gusto niyang makita. Labalang araw, isang araw, ay matanaw ng bansang Pilipinas kung saan siya nakalagay sa malayong silangan ng araw. Na dapat ang bansang Pilipinas ay mabuhay nang walang kahihiyan at walang kapintasan. Ang panghabang buhay na pangarap ng ating pambansang bayani at ang malalim na nagbabagang kanyang hinahangad na bago lisanin ang kanyang kaluluwa na umiiyak. Cheers. Salud. Walang iba kung hindi ang ating kalusugan. Ang kalusugan ng ating bansa. Una, pakabuti na mamatay upang kayo, ikaw, aking bansa ay aking itaas ang dignidad at hindi ka mapunta sa kahihiyan sa buong mundo. Ninais ko upang mamatay upang ikaw na aking bansa ay mabigyan ng buhay at mamatay akong nasa ilalim ng iyong kalangitan. At sa iyong mahiwagang lupain, mananatili magpasawalang hanggan ang aking kapahingahan. Ako'y mamamatay na aking natatanaw ang kalangitan na hindi nakatiklop ang kanyang kulay. Hindi naglihim ang Diyos
sa lahat ng tao, sa lahat ng niyang natatanaw. At sa kahuli-hulihan, pagkatapos ng mga lihim ng kadiliman, ay muling mababanaag ang bagong liwanag. O aking bansa, kung kailangan mo ng balabal, kulayan mo ang iyong bukang liwayway. Patuluin mo ang aking dugo. Ibuhos mo ito habang paparating ang oras na iyon. At magsilbi itong kulay ng tingkad ng kalangitan na bagong ipinanganak na liwanag na hindi malalapitan ng kadiliman, ng kasamaan, ng kasinungalingan, ng mga mang-aapi at ng mga mang-aalipin. O aking bansa, sa'yo ko lamang sinusuko ang aking buhay. Ibinibigay ko sa iyo ito, aking bansa, para sa'yo. Para sa'yo. Sa'yo lamang. O aking bansa, isa kang paraiso ng Diyos na tinawag niya na Eden, sapagkat sa likabok ng iyong lupa nagmula ang aking mga magulang. Nanilikha mo mula sa likabok ng bansang Pilipinas. At hindi galing sa dugo ng dayuhan ang alikabok ng iyong lupa. Sapagkat ang lupaing ito ay nilalang mo mula pasan ng pasimula. At kung sakaling ang aking libingan ay makalimutan ng aking mga kababansa, na wala man lang itong cross o wala man lang itong palatandaanan upang makita ito sa aking lugar. Ay hayaan ang mga tao na hukayin ito at ikalat ang aking mga labi. Na bago
ang mga likabok ng aking katawan ay bumalik sa wala. Nawa na may ang alikabok, ang abo ay maging sahig ng iyong kapatagan. Ipanaliliwanag po ng ating pambansang bayani na ang mga tao na ipinanganak ng bansang ito ay hindi nagmula sa dugo ng dayuhan. Ipinapaliwanag po ng ating pambansang bayani na ang mga tao nasa Pilipinas ay hindi kasing dayuhan ng kanyang kaibigan. Sa makatuwid bagay, kanyang pinapahayag na hindi si Dr. Si Rizal isang dayuhan sa sariling bansa. Hindi dayuhan ng kanyang dugo. Hindi dayuhan ang kanyang hininga. Hindi dayuhan ang kanyang salita. Hindi dayuhan ang kanyang anyo, sabagat ang Diyos na may lalang ng lupaing yan ang nagbigay ng buhay sa kanya. Kanyang pinapaliwanag na ang mga Pilipino sa bansang ito ay hindi nang hiram ng kanilang buhay kahit dito sa nag-iisang dayuhan na kanyang ginawang kaibigan. Hindi po sila nang hiram ng buhay sa mga Intsek. Kaya po isang malaking kasinungalingan na dapat magpatuloy ang extrajudicial killing sa Pilipinas ng mga komunistang pare na nagbautismo sa People's Liberation Army na si General Yepe alias Sixto Mercado. Wala pong karapatang kumuha ng mga lupain sa land reform ang mga kabataang makabayan. Wala pong karapatan ang mga Intsek na kuhain ang buhay ng mga kabataan. Wala pong karapatan kuhain ang buhay at ari-arian ng mga taong nandito sa Pilipinas, ng mga kabataang makabayan ng People's Liberation Army. Wala pong karapatang nakawin ang dugo ni Dr. Si Rizal, sapagkat hindi po ninakaw ni Dr. Si Rizal ang kanyang dugo. Ito po ay ibinigay ng Diyos sa kanya. Ang kanya pong hininga ng buhay ay ibinigay ng Diyos sa kanya at hindi po ibinigay ng isang dayuhan at hindi po ibinigay ng kanyang mga magulang sa kanya. Hindi ito ibinigay ng kanyang mga kapatid na lalaki at babae sa kanya sapagkat ang buhay na ito ay mula pa kay Adad. Katulad din po ng isang dayuhan, siya po ay galing din kay Adan. At siya po ay nakasulat sa Genesis 10:5.
na mga tao ay nagkaroon ng kanya-kanyang bansa. Ang nagkaroon ng kanya-kanyang tribu at kanya-kanyang lahi. Hindi po kumuha ng buhay ng ibang lahi si Dr. Jose Rizal upang iyon ang isuko sa kanyang bansa. Wala pong buhay ng kaibigan, kapatid, magulang, kaibigan, kababata si Dr. Jose Rizal upang ialay at ibigay iyon sa ating bansa. Wala pong INTSEK na kinuhang buhay si Dr. Jose Rizal. Wala pong dugo ng INTSEK na kinuha si Dr. Jose Rizal upang ialay ang buhay ng INTSEK sa bansang Pilipinas para sa kanyang mga ancestors, para sa pangalan ng kanyang mga ancestors. Hindi po si Dr. Jose Rizal tumawag ng drug lord sa Fujian, China upang paghigantihan ang bansang Pilipinas. Wala po si Dr. Jose Rizal na tinawag na People's Liberation Army upang patayin ang militar, ang pulis at ang sundalo ng bansang Pilipinas. Wala pong tinawag si Dr. Jose Rizal sa Chinatown, sa Fujian, China, sa Xiamen, sa Jingjiang. Wala po siyang tinawag na kamag-anak po doon upang pagbintangan na ang militar, na ang pulis, ang mga sundalo, ang mga mahihirap na Pilipino, ang mga ama at ina. Na sila ay paghirapin, hiyain sa buong mundo, pagtawanan sa buong mundo, paglaruan sa buong mundo, at pagbintangan na mga Pilipino ay pumapatay ng mga dayuhan. Ang sabi po ni Dr. Jose Rizal, ang kanyang bansa ay mapanalangin sa Diyos. Ang kanyang bansa ay umaawit para sa kanya at hindi namumuhi sa mga taong kapwa nila Pilipino. Wala po siyang inimbitahan na People's Liberation Army sa ngalang General Yefe
At hindi po siya sumulat sa China upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay nakawin nila ang bansang Pilipinas at ialay sa altar ng Katoliko Romano Santa Iglesia de Maria na pag-aari ng China. Sabi po ng ating pambansang bayani, hindi pag-aari ng INTSEK ang bansang ito. Hindi po ito tawaging martyrdom ng heroism ng People's Liberation Army at ng Communist Party of the Philippines at ng mga kabataan, makabayan na pagka naubos na nila ang mga Pilipino sa bansang ito ay magiging bayani sila. Bawal po. Bawal po. Bawal. Bawal gamitin ang dugo ng pambansang bayani upang pumatay ng mga tao na narito sa Sea of the Orient. Ang sabi ni Dr. Si Rizal, ako ay namatay upang bigyan ang aking bansa ng hininga ng buhay. Ang sinasabing hininga ng buhay ng pambansang bayani ay upang makilala ng mga Pilipino na sila ay hindi hayop, na sila ay walang ari-arian at karapatan sa bansang Pilipinas, na ang buhay ng bawat Pilipino ay hindi pag-aari ng dayuhang INTSEK, sapagkat hindi INTSEK ang gumawa ng buhay ng mga tao sa bansang Pilipinas, kung hindi ang Diyos na may likha. Isang madilim na kasaysayan ang ginagawa ng mga apo ng China sa bansang Pilipinas. Hindi ninyo pwedeng pagbintangan na ang pumatay kay Dr. Si Rizal ay military ng bansang Pilipinas. Hindi nyo dapat pagbintangan na ang pumatay sa mga apo ng China ay pulis at ang mga sundalo ng bansang Pilipinas. Kahit sabihin nyo pa sa panahon ng Kastila, sapagkat malinaw ayon sa kasaysayan na si Emilio Aguinaldo at ang lahat ng may hawak ng bandila ni Aguinaldo ay siyang pumapatay ng mga tao sa bansang Pilipinas at siyang pumapatay ng kasaysayan ng sinabi ni Dr. Si Rizal. Sinulat po ni Dr. Si Rizal ang kahalagahan ng bansa at ang kahalagahan ng mga taong nagbibigay ng buhay at nag-aalay ng buhay para sa bansa ng Diyos. Na sinasabi niya na walang kamay ang mga Pilipino
laban sa kanya. Walang buhay na kinuha ang mga Pilipino sa bansang ito laban sa kanya. Walang sundalo, pulis, militare na dapat pagbintangan ang mga kabataang makabayan ng Fujian, China upang galitin ang People's Liberation Army at magsilbing propaganda sa buong mundo na mga mamamatay tao ang mga Pilipinong sundalo at upang pagbawalan ang mga Pilipino sa ROTC. Sinabi ng pambansang bayani na ang mga Pilipino sa kapanahunan niya ay nasa open field. Ipinagtatanggol ang pagkabilanggo ni Dr. Si Rizal. Ipinagtatanggol ang bansang Pilipinas at ibinibigay ang kanilang buhay ng walang pag-aalinlangan at walang pagsisisi sa mga labanan sa kakahuyan, sa mga labanan sa katubigan, sa mga labanan sa mga timber. Time lang siya sa Southeast Asian Games. Wala siyang masyadong credentials, pero baka secret. Ipinapaliwanag ni Dr. Si Rizal na walang taong Pilipino na pumatay sa kanya sa bansang ito. At yan po ang tandaan ninyo, mga dayuhang INTSEK. Ipadala ninyo ang kalatas ng People's Liberation Army sa China at sa buong mundo na ang mga Pilipino sa bansang ito ay walang kinalaman sa pagkamatay ng Peking apo ng China na sinasabi ninyo na galing dyan sa Fujian. Wala pong dayuhang Jose Rizal na matatagpuan ka na mababasa mo dito sa Last Farewell. Sapagkat ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal, ang buhay niya na tinatawag na Breath of Life of God na galing sa litid ng dugo ni Adan at ang kanyang katawang lupa ay mula sa Pilipinas. Hindi matatagpuan ang China sa Sea of the Orient. Ang salitang Eden ay kasaysayan na ang unang tao sa Pilipinas ay hindi nanggaling sa dugo. Walang Eden na kung saan nilalang ng Diyos ang tao mula sa larawan ng INTSEK. At mababasa po yan sa Genesis chapter 1 verse 26 and 27. Na ang nilalang niya na tao ay hindi galing sa larawan ng dugo at hindi rin mula sa larawan ng Fujian Chinese. Ang Eden po ay ang paglalang ng unang tao na pinagmulan ng lahat ng lahi sa buong mundo. Kung may lahi kayo na nagmula din dyan sa inyo, at yan ang Eden ninyo. Hindi po yan ang tinatawag na Eden ng ating pambansa, ng aming pambansang bayani. Sapagkat ang China ay hindi naman nakasaad sa description na siya ang naandito sa Sea of the Orient. Ang Sea of the Orient po ay ito.
Ito po ang Sea of the Orient. Na ang ibig sabihin, kaya pinaliliwanag ni Dr. Si Rizal na ang Sea of the Orient ay hindi gawa ng dayuhan na kanyang kaibigan. Hindi rin gawa yan ng kanyang mga magulang, ni ang kanyang mga kapatid na babae at lalaki at kababata. Ni ang Sea of the Orient ay gawa ng mga nangaalipin na mga mamamate tao at ng mga priests. Kundi ang sabi niya, Diyos ang may gawa ng lahat ng nakikita niya at kahit ang kanyang bansa at kahit ang foreigner. Hindi kayang gawin ng simbahan Katoliko ang Sea of the Orient na siyang pumatay sa kanya at itong si Emilio Aguinaldo na isang intsik na pilit na ninanakaw niya ang kanyang dugo matapos niyang patayin. Ganyan po kaingit itong si Emilio Aguinaldo hanggang sa kabilang buhay. Dahil ayaw ni Emilio Aguinaldo na maputol ang kanyang pagiging mamamatay tao. At ayaw ni Emilio Aguinaldo na maputol ang kanyang pagiging gobernadorsilyo ng Kastila. Umabuso na ang gobernadorsilyo ng Europe at ng Kastila laban sa sangkatauhan. Na halos lahat ng buhay ng tao sa mundo ay gusto na nilang kamkamin sapagkat sinabi nila na sila ang founding father ng bansang Pilipinas. Malinaw naman po na sinasabi ng paragraph 13 na wala siyang kamag-anak, kaibigan o kakilala na mamamatay tao na siyang gumawa ng bansang Pilipinas at siyang hari ng kalangitan. Ito po ang sinasabi ng pambansang bayani na Sea of the Orient at yan po ang sinasabi niya na kinaruroonan ng kanyang bansa at hindi kinaruroonan ng bayan ni Emilio Aguinaldo. Si Emilio Aguinaldo po ay hindi totoong Pilipino sapagkat ang totoong Pilipino hindi kinikilalang bayan ang Pilipinas. Kinikilala po ito bilang bansa. Kaya po walang karapatan ang lahat ng mamamayan ni Emilio Aguinaldo na manatili sa bansang Pilipinas. Sino man ang maghawak ng bandila ni Emilio Aguinaldo ay mamamatay tao ng Pilipino at mamamatay tao ng kasaysayan. At yan ay nasubukan na sa malaong panahon, 50 years, na pinapatay ng bayan. Ang bayan po ay isang organisasyon at hindi po yan isang bansa. Ang sinasabi po ni Dr. Sirsal dito, ang Pilipinas ay isang bansa na nasa karagatan. Ang bayan po, ang tao ang bayan, hindi po tao ang bayan. Ang bansa po, ang tinatawag na tao, taong nakalagay sa karagatan. Ang bayan po hindi pwedeng ilagay sa karagatan dahil hindi naman po sinabi ni Dr. Sirisal na ang bayan ay inilagay sa karagatan. Wala pong isang bayan na nakalagay sa malayong silangan. Wala pong binanggit si Sirisal na ang Diyos ang naglagay ng bayan o ng kabataang makabayan dito sa bansang Pilipinas. Yan po ay isang mitolohiya ng pananakop ng mga intsik
na gustong kamkamin ang buong Pilipinas upang ipamana sa kanilang mga henerasyon. Henerasyon na mangluloko. Wala pong ganyang sinabi na kasaysayan na ang bayang Pilipinas ay ginawa ng Diyos noong si Emilio Aguinaldo ay maging presidente. Ang sinasabi ni Dr. Si Rizal, ang bansang Pilipinas ay nilalang ng Diyos ang mga lupain at karagatan nito sa Genesis account of creation pa. Nagsimula ang paglalang niya sa karagatan at sa kalupaan ng Pilipinas noon pang panahon na lalangin at ang langit at ang lupa. Wala pong salitang Eden na matatagpuan sa kasaysayan ng China na naunang dumating ang INTSEK bago dumating yung Diyos. Wala po sa kasaysayan ng sangkatauhan na naunang lumakad sa karagatan ang INTSEK bago lumakad ang kaluluwa ng Diyos sa ibabaw ng malawak na katubigan ng planetang ito. Mababasa po yan sa Genesis chapter 1 verse 1 verse 2 at verse 9 na nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa sa kalangitan, na ang planetang ito ay walang lupa kundi karagatan ang naunang nilalang. Isang malawak na karagatan na kung saan ang lupa ay nasa kailalima ng tubig na hindi pa tinatawag na lupa sapagkat iyon ay lava. Nagbabagang mga bato at metal at mga glass materials at kung ano-ano pang mga component. Nasangkap ng Diyos na itinago niya sa ilalim ng tubig. Upang wag angkinin ng INTSEK na nauna nilalang ang kanilang ancestors bago nilalang ang tubig. Dapat angkinin ng mga INTSEK na nauna silang nasa ilalim ng lupa bago limitaw ang lupa. Nakapiling na sila ng lava bago pa nauna yung lava. Pinalitaw po ng Diyos ang kalupaan hindi ng unang araw. Pinalitaw po ng Diyos na mauna muna ang katubigan bago ang lupa. Pagkatapos nalangin ng Diyos ang kalupaan ay lumitaw ang mga kapuluan at ang mga karagatan sa planetang ito. At wala pong nakitang kahit sinong tao. Lupa pa lamang. Wala pong INTSEK na nakita. At nilalang ng Diyos ang tao mula sa larawan ng Diyos na may lalang.
wala siyang nilalang na tao na mula sa anyo ng INTSEK. Genesis chapter 1 verse 26-27. Nauna po ang tao na nilalang at yun ay anyo ng Diyos na ating Ama na pinakang ancestors ni Adan. Ancestor ni Adan ay ang Diyos. At ang ancestors ng mga tao ay si Adan. At ang lahat ng tao ay anak ng Diyos. Hindi po anak ng reliyon, hindi po anak ng komunista, sapagkat ang Diyos ni Dr. Si Rizal ay hindi isang komunista. Hindi siya kumuha ng buhay. Kahit si Dr. Si Rizal ay hindi siya kumuha ng buhay. Wala siyang buhay ng INTSEK na inihandog sa bansang Pilipinas. Hindi po naghandog ng buhay ng INTSEK si Dr. Si Rizal. Sapagkat ang sinasabi niya ay buhay ng kanyang pagka-Pilipino. Sapagkat ang Pilipinas ay hindi bansa ng China at hindi din province ng China. Malinaw po sinasabi ni Dr. Si Rizal na ang bansa niya ay hindi bayan, hindi province. 5 beses pong sinabi niya yan. At yan ang matatagpuan sa paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3, paragraph 8, sorry, paragraph 8, paragraph 10, and paragraph 13. Kaya po isang kriminal itong si Emilio Aguinaldo dahil ginawa niyang kriminal yung mga kabataang namatay para sa kanyang bayan na hindi naman bayan ng bansang Pilipinas. Marami pong nagsakripisyo ng buhay dahil sa paniniwalang si Dr. Si Rizal ay nag-alay ng buhay para sa mga INTSEK. Wala po dito sinasabi si Dr. Si Rizal na kumuha ka ng INTSEK sa China at dali mo sa Pilipinas at dito mo patayin. At pagka napatay mo na ang INTSEK, ay siya ang tatabon sa lupa ng Pilipinas at sila ay mga martir sa bayan ng Pilipinas. Hindi po ka po makababasa dito na diligin mo ng dugo ng Pilipino ang buong Pilipinas at kuhay ng kanilang buhay at ialay sa inyong mga ancestors upang makuha ninyo ang karagatan. Ang kasaysayan ng karagatan. Ang sinasabi ni Dr. Si Rizal ay makatotohanan. Hayaan ang nagbabagang araw. Nasunugin ang ulan. Yan ang kanya sabi. Upang ang usok na yun ay maging hangin. Maging bahagi ng kaulapan. At sa likod ng nagbabagang liwanag ng araw, kasama ng aking mga pangarap at mga adhikain at mga minimithi ay itulak iyon
patungo sa kalangitan. At maging makatotohanan. Wala po si Dr. Si Rizal sinasabi dito na gamitin mo. Gamitin ng mga dayuhan ang dugo ng Pilipino upang imaskara sa kanilang mga binhi na sila yung mga Pilipino na makabayan. Kundi ang sinasabi ni Dr. Si Rizal dito ay wala ditong bayan na mga kabataang ipinanganak ng bayan. Sapagkat ang ipinanganak dito ay anak ng bansa. Bansang nilalang ng Diyos at hindi nilalang ng tao. Wala si Dr. Si Rizal na sinabi na yung kanyang mga magulang ay siyang Diyos. Na yung kanyang kaibigan, yung kanyang mga kapatid na lalaki at babae ay siya ang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Ibinukod po niya ang mga tao. Inihiwalay niya po sa Diyos. Hindi po niya ginawang hari lahat ng mga tao dito sa Pilipinas. Hindi po niya ginawang Diyos lahat ng mga tao dito sa Pilipinas. At hindi po niya ginawang lahat dayuhan ang mga nandito sa Pilipinas. Wala pong dayuhan na ginawang dayuhan sa Pilipinas. At walang taga-Pilipinas na ginawang dayuhan. Ang dayuhan po sa Pilipinas ay ginawa niyang kaibigan. Ang hindi lang po niya ginawang kaibigan at hindi niya itinuring ng mga kapatid na babae at lalaki ay ang mga mamamatay tao, magnanakaw, mga alipin, mananakop, manggagantso, at mapanikil. At magnanakaw ng pagkakakilalnan bilang tao na nilalang ng Diyos. Isang malaking kasamaan ang ginawa ng lahat ng may hawak ng bandila ni Emilio Aguinaldo. Sa pasimula pa lang ay pagtataksil na ang ginawa ni Emilio Aguinaldo na dapat siyang susuko upang barilin. At hindi si Dr. Si Rizal. Maliwanag na pangluloko ang ginawa ni Emilio Aguinaldo sa pagsira ng kasaysayan ng bansang Pilipinas upang tawagin ang bansang Pilipinas na tinubos niya ng kanyang buhay bilang bayan ng Fujian China. Walang katotohanan na ang Fujian China ay may bayan sa gitna ng karagatan sa malayong silangan. Wala po si Dr. Sinabi, si Dr. Sirisal na sinabi, hali kayo mga intsik, patayin ninyo ang mga Pilipino sa ilalim ng langit at bigyan ninyo sila ng kamatayan dahil ninakaw nila ang aking dugo. Wala si Dr. Si Rizal sinabi na hali kayo People's Liberation Army, patayin ninyo ang kaibigan ko, patayin ninyo ang aking banyagang kaibigan sapagkat kinuha niya ang buhay ko. Wala siyang sinabing hali kayo mga intsik, mga apo ng Chinese, tumulog kayo dito sa ilalim ng
kalangitan, para maging payapa ang kalangitan ng Pilipinas, ay ubusin ninyo ang mga Pilipino, patayin ninyo, buusan nyo ng droga, taniman nyo ng ebidensya, sapagkat sa atin ang lahat ng kaharian at ang kalwalatian magpakailanman. Amen. Walang ibang tinawag si Dr. Si Rizal kung hindi ang Diyos. At ang mga nilalang niya sa kalangitan ang hinangad niyang makakita sa kanya. Let the moon see me in a soft and tranquil light. Let the dawn send its fleeting radiance. Let the wind moan with its low murmur. And should the bird descend and rest on my cross, let it sing its canticle of peace. Wala siyang hinangad kung hindi ang kapayapaan. Wala siyang sinasabi sa mga INTSEK na dapat lapastangyanin niyo ang bansang Pilipinas at hiyain ang mga Pilipino sa buong mundo at pagmukhaing mamamatay tao sa kautusan ng isang tagapagmana ng Gobernador Silio. Ang kanya pong sinasabi, kayong mga dayuhan kong kaibigan, kayong aking mga kapatid na babae at lalaki, kayong aking mga magulang, kayong mga banyaga sa ibang bansa na nilalang ng Diyos sa mundong ito. Kung dadalaw kayo sa dalampasigan ng Sea of the Orient sa bansa kong minamahal, huwag kayong magdala ng mga mamamatay tao. Huwag kayong magdala ng mga oppressors. Huwag kayong magpapasok ng mga alipin sa rehiyon ng araw. Huwag kayong magdala ng mga armas. Huwag kayong magdala ng shabu galing Fujian. Huwag kayong magdala ng mga illegal immigrants na hamunin ng mga tao sa bansa ko upang kunin ang kanilang buhay. Walang karapatan ang sino mang tao na kumuha ng buhay kung hindi ang Diyos lamang, sapagkat Diyos ang naghahari. At hindi pinayagan ng ating pambansang bayani na pitasin ang buhay at ialay sa kanyang puntod. Ang sabi niya, pumitas kayo sa dalampasigan ng Sea of the Orient. Maghanap kayo ng bulaklakan. Maghanap kayo sa damuhan, sa makapal na damuhan, ng kahit simpleng bulaklak lamang. Anong ginawang drama dyan ni Emilio Aguinaldo? Kunwa-kunwari pa, naglagay ng gwardya at laging may baril. Anong ibig sabihin nun? Nilalabag nang may hawak ng bandila ni Emilio Aguinaldo ang bili ni Dr. Si Rizal upang pagtakpan ang krimen na kanilang ginawa upang palabasin na siya ay INTSEK na pinatay ng Pilipino at binabantayan ng mga makabayan. Wala si Dr. Sirsal sinabi na bantayan mo ang bayan ko. Ang sabi niya, ipaglaban mo ang bansa ko.
Kaya walang karapatan ang plug ni Emilio Aguinaldo na lumipad dyan sa harapan ni Dr. Rosy Rizal dahil siya rin ang pumatay sa kanya. Sa kanyang kasaysayan. Kaya walang karapatang iwagayway ang bandila ni Emilio Aguinaldo sapagkat si Aguinaldo ang pumatay sa kanyang kababatang kapatid. At siya ang hari ng kamatayan o extrajudicial killing sa buong Pilipinas. Ika 123 years na taon na walang katarungan ang pagkamatay ni Dr. Rosy Rizal sa birdugong si Emilio Aguinaldo na siyang pumatay din sa pambansang bayani. Dapat isuko ng may-ari ng plug ang buhay ng mamamatay taong si Emilio Aguinaldo. Hindi bayan ng mga Intsek ang bansang Pilipinas. May kasalanan, ikaw Irap Estrada, magnanakaw ka ng kasaysayan at buhay ni Dr. Rosy Rizal, kaya dapat ma-firing squad ka. Lahat ng nagnanakaw ng kasaysayan ng bansang Pilipinas ay nagkasala sa bansang Pilipinas. At yan ang sabi ni Dr. Rosy Rizal, siya na walang kasalanan ay binaril dahil sa pagmamahal sa bansa. Dapat kayong mga mamamatay tao ay sumunod kay Dr. Rosy Rizal na dapat ialay nyo ang buhay nyo para sa bansa. Umamin kayo ng inyong kasalanan. Kung ayaw nyong umamin, bumalik kayo sa China. At yung China ang tawagin ninyong bayan ng Pilipinas. Probinsya ng Pilipinas ang China. Kung ayaw nyo naman gawin probinsya, gawin ninyong revolutionary movement yung sarili nyo doon, pagpapatay ninyo yung magulang nyo, lulo nyo, anak nyo, apo nyo. Dahil yan ang ginagawa ninyo. Doon kayo magtayo ng gobernadorsilyo at ilipat ninyo yung Catholic Church dyan sa China, para hindi na mahirapang tumawid dito yung People's Liberation Army at pagbabautismuhan nila. Saan ka nakakitang simbahan Katoliko, babautismuhan mo People's Liberation Army para pagpapatay ng mga Pilipino sa Pilipinas? Hindi na natapos yung anyong pagpatay. Kailan pinanganak itong si mga kabata makabay? 1968. 1968, pinadami ninyo yung mga Intsek na bautismuhan ninyo galing din sa China from 1968. Para ipaglaban yung pagpatay ni Emilio Aguinaldo sa mga Pilipino hanggang ngayon. Kaya kayo ang may pananagutan sa bansang ito, kaya nakapasok ang komunista na mga Intsek. At hindi itinatayo ang Pilipinas bilang bansa kung hindi bilang bayan ng province of Fujian. So kayo mga pare na Intsek, dapat bumalik na kayo sa China para hindi dumami ang People's Liberation Army dito at mamamatay tao. Mga illegal kayo. Magbabayad kayo sa lahat ng kinuha ninyong buhay, mga hayop na pare at mga hayop na mga Intsek na nananahan dito sa kaharian ng Diyos. Pag sinabing hayop, anak ng dragon, walang isip kung hindi pumatay ng mga tao na nandito sa kaharian ng Diyos sa bansang Pilipinas. Hindi nyo pwedeng nakawin ang kasaysayan ng bansang Pilipinas dahil hindi nyo pwedeng likhain yung Diyos. Hindi nyo kayang bigyan ng buhay yung Diyos. Hindi nyo pwedeng kuhain ang buhay ng Diyos. At kahit itong isang dayuhan. Ang sinasabi ng pambansang bayani, kayong mga mamamatay tao, mga alipin, mga magnanakaw ng lupa,
magnanakaw ng kasaysayan, magnanakaw ng literature, magnanakaw ng dugo, magnanakaw ng buhay, magnanakaw ng hininga ng Diyos, magnanakaw ng bansang Pilipinas. Ha? Sabi niya, sumuko kayo sa bansang Pilipinas kung gusto ninyong maging Pilipino. At kung ayaw ninyong maging Pilipino, bumalik kayo doon sa lulo nyo dahil doon kayo nang galing. Ngayon, kung hindi nyo naiintindihan kung nasaan ang bansang Pilipinas, sinasabi ni Dr. Jose Rizal, ayan ay nasa kalangitan. Kaya hindi nyo pwedeng ilagay yung lahi ninyo sa kalangitan para habulin yung lugar kung saan ilagay ni Dr. Jose Rizal yung bansa niya. Hindi nyo kayang pantayan yung karunungan ni Dr. Jose Rizal. Ang tinitingnan po ni Dr. Jose Rizal at saka ni Andres Bonifacio ay hindi si Emilio Aguinaldo. Hindi po yung ancestors nyo sa China at hindi po yung dugo ninyo at hindi yung province ng Fujian at hindi yung mga pangalan ninyo. Wala po si Dr. Jose Rizal na tinignan na pangalan ng INTSEK. Wala po si Dr. Jose Rizal tinignan na tiningala na tinatawag na People's Liberation Army na kaibigan ni Cory Aquino. Ang tanging tinitingnan po ni Dr. Jose Rizal sa kalangitan, sa malawak na silangan, ay ang bansang Pilipinas. Ang sabi ni Dr. Jose Rizal, farewell, beloved country, treasured region of the sun. Kayamanan ka na nasa rehiyon ng araw. Wala pong sinasabi dito na lahi kita. Nandiyan ka sa rehiyon ng araw. Eh kung ang lahi ni Rizal ay nasa rehiyon ng araw kasama ng mga planeta, ay saan ka nakakita na nakakita ng lahi na umiikot dito sa solar system? Sabi niya, tulad ka sa perlas na nasa karagatan ng malayong silangan. Oh. Matatawag niyo po bang perlas itong mga ancestors ni Xi Jinping? Kaya bang ilagay ng mga makabata, makabayan yung mga ninuno nila diyan sa gitna ng planeta? Sa karagatan ng planet Earth? Dito. Wala pong lahi na sinasabi si Dr. Jose Rizal na kanyang sinabi na iniligay ng Diyos dyan sa gitna ng karagatan ng malayong silangan. Hindi po sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang kanyang lahi ay karagatan, ang kanyang ninuno ay ang rehiyon ng araw. Ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal, ang kanyang bansa ay matatagpuan sa rehiyon ng araw. Sa dagat ng malayong silangan. Ang tinatawag pong dagat ng malayong silangan ay walang iba kung hindi ang lugar na ito. Iyan po nakaturo, yung Sea of the Orient, ano? Or karagatang nasa south
ng China o karagatang nasa Western Pacific Ocean. Yan po. Hanggang dun. Dito. Lahat po ng mga inward water ng Pacific at saka Indian Ocean, karagatan po ang tawag dyan. Ano po? Ganyan po pinapaliwanag ng pambansang bayani. Kaya hindi totoo yung sinasabi ng presidente ng China na kamag-anak ni Duterte dyan sa Xiamen na ang West Philippine Sea ay sa kanila. At yung mga ninuno lamang at mga apo ng kamag-anak ni Duterte ang pwede lang mangista dyan. Kaya po ang Pilipinas ay hindi bayan na giniliw ni Dr. Si Rizal. Bansa po ito. No? Beloved country. Hindi po yung bayan ni Duterte. Hindi po nakitira kayo, kayo mga inject dito, pagtawid nyo dyan sa Sea of the Orient, ay sa inyo na Sea of the Orient at sa inyo na ang Pilipinas. Dahil hindi po pwedeng ganun, dahil mayroong may-ari ng Pilipinas at yun ang Diyos. Kaya hindi nyo pwedeng pikiin ang kasaysayan. Kaya itong si Emilio Aguinaldo at itong plug ni Emilio Aguinaldo ay isang kriminal. So hindi pwedeng ibenta ng sino man ang bansang Pilipinas dahil ito'y pag-aari ng Diyos. Kaya itong taong ito na nandito ay mga impostor, no? Mga impostor na tao. Kaya hindi dapat nanatili sa Pilipinas. Kung gusto nilong gawin yung probinsya, yung China ang gawin ninyong probinsya. Hindi itong Pilipinas. Dahil hindi ito pag-aari ninyo. Niluloko nyo ang buong mundo, ha? Hindi po ang mga taong ito at kabataan ito mga anak ng bansa. Ito po ay mga apo ng China na nangluloko sa mga Pilipino. 51 years na po silang nanluloko. No? Kung sino man kayo mga kabataang makabayang kayo, bumalik na kayo sa China dahil dito sa Pilipinas walang bayan. Wala kayong bayan sa Pilipinas. Hindi bayan ang bansang nasa malayong silangan ng karagatan ng Pasipiko. Matatandaan na ang bansang Pilipinas ay sumailalim sa Maura Law ng Kastila. At yun po yung nasa likod ng frame. Yan po yung Maura Law. Yan po ay land reform ng Kastila ayon sa kautosan ng Roman Empire. So ngayon po, iba naman ang pakulo nitong bagong Emilio Aguinaldo. Yan ang po ay Belt of the Silk Road ng China. Na land reform din po ng China ang mangyayari. At magmimina ng mga resources ng Pilipinas at magnanakaw ng mga lupain ng mga Pilipino at magdidemolish ng ating kasaysayan at maraming kukunin buhay na walang katotohanan na ang dugo ni Rizal ay isang intsik na nagnanakaw ng mga lupain sa Pilipinas. Hindi
magnanakaw na INTSEK si Jose Rizal ng kanyang sariling bansa. Ang bansa, bansang Pilipinas ay bansa ng Diyos, hindi bansa ninyong mga buang na INTSEK. At hindi ito bansa ng Kastila, hindi bayan ng mga makabayan. Kung gusto ninyong gawing bayan yung bansa ninyo, bumalik kayo sa China. Huwag kayo dito gumawa ng kung ano-anong kasaysayan ng inyong mga bugok na lolo. Sinasalaman po nito, ito po yung left of the center. Ito po yung center, ano? Pero actually, dalawa lang yan. Isang nasa right, isang nasa left. So, ganyan din po ang arrangement nila. Sa Maura Law, ang Spain ang nandito sa center o itong nasa kanan. Ang Gobernador Silio yung nasa kaliwa. Ganun po yan. Kumbaga, ito yung rack. Ano, yung nandiyan sa chessboard, yung rack. O Kingdom of Spain. So, ito naman yung Gobernador Silio. Yan yung may mahabang dila. Na may apat na paa na mayroong buntot na nakakulikot. Ano po, yun po ay coat of arms. So, ito po yung coat of arms ng bagong Maura Law na ginawa lamang na Belt of the Road, no? So gumagalaw na naman itong mga magnanakaw ano ng resources ng Pilipinas. So ganyan po ang nangyari doon sa panahon ni Dr. Jose Rizal. Ito si Emilio Aguinaldo, ito yung Kastila. So yun po yung nasa background. So ngayon, ang pumalit naman ngayon ay itong China ang nasa kanan, nasa kaliwa itong bagong Gobernador Silio. At yan pa rin yun. Si Emilio Aguinaldo pa rin po yan. Buhay pa. At tinatawag nila na bayan ang Pilipinas, hindi bansa. So, tinan po natin yung Maura Law, kaya nagkagera. Ano? Kaya ito, gigirahin din ito ng Amerika at ng buong mundo. Dahil ito, dalawang ito, ayaw na nilang palapitin yung European, ayaw na nilang ginawa na lang nilang souvenir doon sa likod. Ano? So, ayaw na nilang palapitin yung padaanin yung mga European, yung Roman Empire, at ginawa na lang nilang picture. Yan ang mangyayari niya. Kaya magkakaroon ng bagong digmaan. Kasi basta umupo yung ganyan ng pwesto, magkakaroon ng digmaan. Asahan nyo po yan. Kaya po nasabi natin dahil nangyari na yan. Pangalawa na yan. Pangatlo na. So ito po yan. So ito yung Spain. Ito po yung Spain. Ah, sorry. Ayan po yung Spain. Ito po yung Gobernador Silio. Ayan po yan. So, natalo na po ito ng ano, ng gera. At ito po ay pag-aari ng Katoliko. Ano kaya mamatay taong Katoliko sa una pa. No? Natalo na ito ng Amerika. Dumugo na 'yan. Kaso ito, natira itong mga INTSEK, yan yung nag may-ari ng simbahan. Dati itong may-ari ng simbahan, ito na ngayon may-ari. Kaya ang nangyari, ito, nasa kanan na. Kaya kumbaga ito yung level na ito. Ito yung Maura Law. Ginera ng Amerika yan, natalo yan. Ngayon, ito naman pumwesto sa pwesto dati nitong Spain. So, siya na ito ngayon, China. Ganyan po ang nangyayari niyan. Kaya makakagira na naman.
Yan, kasi hindi papayagan niya dahil kinukuha naman niya ang karagatan, hindi basta Pilipinas. Karagatan ng Pilipinas, pati ang Pilipinas. Ganyan po yan. So ito, wala na ito. Dahil natalo na sa gira ito eh. Wala na po yan. Ito lang po ang natira. Kaya lang hindi natin alam kung itong Catholic Church. Pero ito po ang nagmamaniobra eh. Kaya nakapasok ang maraming komunista ang nagbautismo kay People's General Yepe, kay lahat ng komunistang pumasok dito na mamamatay tao, ito po ang nagbautismo. Si General Yepe, si lahat ng mga kabataan, makabayan, lahat ng INTSEK ng mga plunderer, sila po ang nagbautismo. Lahat yan nasa listahan ng mga INTSEK. So, di natin alam kung alam ng Roman Empire, pero ang katiwala nila ay ito, dito sa simbahan. At si Jose Maria Sison, binautismahan din niya, 50 years na nag-celebrate. So, ito po yung masunik symbol. Ano po? Na iisa lamang yan. At siya ay binubuklod ng isang kaharian lang. Itong China at saka itong Roman Empire. Kaya lumalabas na ang Europe, parehas komunista at saka itong Russia. Ganun po yan. So, ito po yun. Ano? Yung sinasabi natin. Makakita po yan. Coat of arms na yan. Coat of arm. Ayan. So, ibig sabihin, ito si Emilio Aguinaldo. Yan yung Spain. Ano po? So, yan makita natin. Ito si naka-highlight na ngayon itong sila Emilio Aguinaldo. Yung China. Lubog na ito, natalo na sa gira ito. Kaya pag napansin nyo ito, siya na ang bagong may-ari ng simbahan. Itong mga Communist Party of the Philippines. Dati, Europe. Ngayon, ibinigay naman tayo sa Communist Party of Philippines. Yan yung sinasabing bayan. Ito ang ano dyan, ang Pangulo. Hukbong, hukbong, bayan. Eh, wala naman po dito yung hukbong bayan. So, ito po yung hukbong bayan. Ayan. Hindi naman po tinawag na bayan itong Dr. Si Rizal. O, ayan po rin yung... Kaya tingnan mo yung sino may-ari ng BPI. Yan, yan din po. Yan ang may-ari. Sila. May-ari ng San Miguel Beer. At si dyan kinulong si Dr. Si Rizal. At ang nasa loob nito, mga Chinese-Pilipino, hindi mga Pilipino. Ang mga Pilipino, sila Andres Bonifacio, ang hinihingi nila magkaroon ng sariling bansa. O pinatay sila lahat sa extrajudicial killing. At tapos, pinalta ng magdalo. Tinabunan yung katipunero, ginawang magdalo. Kaya mangluloko itong magdalo. Kasama rin yan ng mga bayan. Ng hukbong bayan. O, ganun po yan. Coat of arms of the Spanish monarch. Kaya monarchy po yan. Kasama itong mga Fujian Chinese. Ano po? Kasama sila Andres Bonifacio sa monarchy. At siya ang hari ng extrajudicial killing. So, ito po yung si Marcos na binintangan itong si Aquino na nagnakaw ng mga ginto. Tapos, yung mga gintong ninakaw, kaya pala pumunta sa Amerika, pinasertified lang yung mga gintong ninakaw sa Amerika. Pagdating sa Amerika, nung makabalik sa Pilipinas, yung mga anak niya, nagalit uli sa Amerika, kinidnap daw sila ng mga Amerikano. Ganyan kasi nungaling yung mga Marcos. Samantalang, doon siya nanalo sa Amerika, ng kaso na hindi daw nila ninakaw yung ginto. Pagkatapos makabalik, ma-certified na hindi ninakaw, inilibing siya sa plug ni Emilio Aguinaldo. Pero hindi niya pinaglaban yung Pilipinas. Hindi siya nakipagpataya sa loob ng 20 years para sugpuin ang mga komunista.
Sa halip, iniwan niya sa mga komunista yung bansang Pilipinas. At ito na yon sila Aquino. At kita mo si Sara Ilago, nandyan na lahat ng mga kabataan, mga kabayan, sila lang may control ng plug ni Emilio Aguinaldo. At ito nga ang first batch ng kabataan, mga kabayan, si Duterte, first batch ng international terrorist na si Juma Sison. Ngayon, hindi magawang national hero si Juma Sison dahil pumatay daw ng mga sariling kababayan niya. Ay, hindi naman bayan itong Pilipinas, kundi ito'y bansa. Pero pagbalik nito ni si Jinping, hindi si Juma Sison ang dinala dito. Ang dinala nito ni si Jinping ay si General Yefe, nakamag-anak ng asawa ni Benigno Aquino. At sabi ni si Jinping, bayani raw si General Yefe sa pakikipagpatayan sa Pilipino dahil ang tinatayo ni General Yefe at ng mga kabataan makabayan ay ang bagong China, New China. Oh, sabay taas ng bandila ng mga makabayan. So yung nag-away, parehas binalot ng bandila. So pagkatapos itong magnakaw ng ginto, ma-certify sa Amerika na legal, ano ang ginawa? Wala daw tayong pambansang bayani, pero inilibing siya sa libingan ng mga bayani. Pero matapos siyang mailibing, yung pintuan ng libingan ng mga bayani, nilagyan ng I do not know the dignity of his birth. So sinong tao ang walang dignidad sa bansang ito na sinabi ni si Rizal na ang bansang ito ay lugar ng mga bayani na isinuko ang buhay hindi sa bandila ni Emilio Aguinaldo, hindi sa kayamanan, kundi sa bansang Pilipino. Hindi po binigyan ni Dr. Si Rizal ng kahihiyan ang kanyang bansa. Kaya sino man ang may pakana, nalagyan ito, pintuan ng libingan ng bayani na I do not know the dignity of his birth. Basahin nyo dyan sa paragraph 4 na ang bansang Pilipinas at ang mga Pilipino ay bayani sa bansang Pilipinas. Dahil ang Pilipinas ay walang kapintasan at walang kahihiyan. Ang mga INTSEK lang po ang maraming mga walang hiya. Na pagkatapos iwanan ni Marcos ang bansang Pilipinas sa mga komunista, ninakaw ng mga Aquino ang pagkabayanin ni Dr. Si Rizal. At ang pagkabayanin ni Dr. Si Rizal inilipat sa China para gawin ni Duterte na province daw ng Fujian. Saan ka sa kasaysayan na sinabi ni Si Rizal na pag nailipat mo ang Bangkay sa China ay magiging province na ng China ang Pilipinas at magiging perlas na ng malayong silangan ang China? Saan? At lahat ng pinanganak ng bansa ay magiging anak bayan. Saan nakalagay? Kaya magbabayad kayong lahat, mga Emilio Aguinaldo. Ha? Emilio Aguinaldo Triad, extrajudicial triad, ano? Hindi mo mababago ang kasaysayan ng bansang Pilipinas dahil sa mga propaganda ng plug. Hindi plug ang sinusuko. Ha? Buhay ang sinusuko sa Pilipinas, hindi plug. Hindi sa plug sinusuko ang buhay ng mga Pilipino sa bansang Pilipinas. Paragraph 1 ng Mi Ultimo Adios at saka paragraph 5. Walang kayo ng citizenship, mga INTSEK. Pustahan tayo. Matatalo kayo sa kaso. So, ito po yung coat of arms, ano? So, ayan yung Gobernador Silio o Chinatown. Ito naman yung Spain. Ito naman po yung Europe. Ito yung Catholic Church. So, ito pong itaas na ito. Ito po yung huling batas, decree. Huling decree po yan ng Roman Empire na nasa ilalim ng Spain. Ano? Na pinatupad nila yung Maura Law. Kaya ito pong label na ito, Maura Law.
So kinira na yan ng Amerika, kaya hindi na existing, natalo na sila. So ito, talo na po. So ngayon ang pangsugal naman ng Kwan, ito naman hindi ito nakaporma, pero hindi naman ito sinaktan ng Amerika, hinayaang mabuhay. Ano? Ay nung mabuhay uli siya, yan na po yan ngayon. Siya na, ito na yung China ngayon. Sila na yung tumatayong representative ng Roman Empire. Kumbaga, parang itinutuloy lang yung Maura Law. So, at yan yung sinasabi nilang Belt of the Road na pinatutupad ngayon ni bagong Gobernador Silio. So itong Gobernador Silio ngayon, ito na ngayon Spain. Hindi naman ito papatol dyan eh, kaya si Duterte pa rin ito. Ito na yung mga Gobernador Silio ngayon, mga anak bayan na yan, kabataang makabayan yan, kaya ito mawawala na ito dahil madideport lahat sila. Ayan, kabataan makabayan. So ito, China, gigirahin niya ng Amerika. Hindi na kayo pakakawalan ngayon. No? Ito, talo na rin to. Ikis na to. Isang kapa. Ito, mga ito, na nasa taas na ito, uhulihin ito. No? Mga mamamatay tao yan, kasi sila yung gumugulo sa buong mundo. Kaya nagpaparatay ng tao. So imaginein mo, ha. Babautismohan ng Katoliko, Amerikano. Tapos babautismohan ng Katoliko, Chinese na Communist. E di nagpapatayan ng Katoliko sa Katoliko. Diba? Kasi ito mga INTSEK, papasok dito sa simbahan. Magpapare daw sila at magsisilbi sa bayan. So, nung makaupo na, naging kolektor sila ng pera ng mga mahihirap. At yan, pinadadala yun ay sa Europe. Yung mga pera ng Pilipino sa binyag, lahat kasal. So, ang purpose naman itong turin na ito, ito yung mga empire ng simbahan sa Pilipinas. So, maraming kinumbert po yan ng mga People's Liberation Army, mga general at mga kabataan makabayan galing sa China. At yan ang naging sanhin ng patayin sa Pilipinas. Sino bang pumatay kay Dr. Jose Rizal? Hindi ba ito? Yan? Hindi ba yan ang pumatay? Ito? Ito? Sila? Hindi ba pinatay niyan si Dr. Jose Rizal? Ngayon, marami itong sunod na batch. Papatay naman nila mga Pilipino, mga sundalo. Paano bago na namang gera nito? Sino pa sa muno ng gera? At ngayon tayo mga Katoliko, magbubulag-bulagan tayo. Ayan naman natin na may mga mamatay. Ipaglaban natin ang bansa natin na tayo walang bayan sa Pilipinas. Meron lang po tayong bansa. At si Dr. Jose Rizal, hindi siya apo ng China na pinatay ng mga Pilipinong sundalo at Pilipinong walang INTSEK na pinapatay dito ang Diyos. Patunayan po natin yan, dahil kung hindi, tayo ang papatayin. Kaya kailangan alam natin ang kasaysayan ng bansa natin para hindi tayo patayin ng mga mamamatay tao at mga agaw ng mga lupain sa sarili nating bansa. So, matatandaan po na ganito po ang arrangement ng patayin si Dr. Jose Rizal. Ano po? I want the law expert to come here and to count the numbers of death also incurred
by government with his fingers to guide him how many deaths were caused. For the extrajudicial killing, they say, it's not the work of the police to be wrapping people with plastics and putting it in the bag. That is not the job of the police. I just told him that one bullet will do. Why do you have to wrap it? I said, waste your time. That is not. But we know at the start what we planted the intrigues there. I am just as, not really. I've learned a lot during my prosecution days. We planted evidence. We arrested persons, but we released them. But telling him that it was